Ngiyaw, ngiyaw, ngiyaw. Kapag nakakakita tayo ng pusa, ang agad na pumapasok sa isipan natin ay mayroon siyang siyam na buhay. Ngunit hindi naman ibig sabihin noon ay lagi niyang maliligtasan ang kanyang kamatayan. Maaaring niyang makaligtas siya kapag tumanon siya sa bubong o kahit mahulog siya. Ito ay dahil nga sa may kakayahan siyang balubalukturin ang kanyang katawan, kaya may tendensya na maaari pa rin siyang mahulog ng nakatayo. Pero kailangan mo ring malaman na hindi porke sinabing mayroong siyam na buhay ang pusa, ay susubukan mo na ang pusa. May mga taong ipinanganak na yatang walang puso dahil kahit na umiiyak na ang pusa, ay hindi pa rin tatantanan ang pagpapahirap dito. Mayroon pa ngang sinasadyang patayin ng pusa. Pwes kailangan nyo ring malaman na ang pagpatay sa pusa ay ilang taon ring mamalasin. Maaari pang umabot ng siyam na taon ang kamalasang mangyayari sa iyo. Pero siguro dahil talagang anumang gawaing masama ay hindi maaaring palampasin, kaya matapos ang insidente na iyon ay nagkasapit-sapin ang kamalasang nangyari sa kanyang buhay. Maaaring ang para sa iba, ang pamahiin ay bunga lamang ng malikot na isipan ng tao. Kaya nga lang, may mga pagkakataong nagkakatotoo ang kamalasan na ito. Kaya't bakit po pa hahamunin ang kapalaran? Hindi naman siguro mahirap kung ikaw ay magkakaroon ng malambot na puso sa anumang muli na lang tulad na lamang ng pusa. Maganda man ito o pangit, maputi man o maitim. Mayroon pa rin silang buhay na dapat pangalagaan. Sana naman sa pagbasa mo ng pamahiing ito ay matuto kang pahalagahan ang kanilang buhay. Hindi porke nakita mo silang nakakalat sa daan, ay sasagasaan mo sila o di kaya naman ay pagtitripan. Dahil baka mamaya, lahat ng masamang ginawa mo sa nilalang na ito ay bumalik sa iyo. Mahirap takasan ang karma.